pa eh, pero yes, busy. Pag-uusapan na yun ang schedule. Yeah, lumabas na ito kay Director Lumanaga. Nilaban niya ito sa Hong Kong Film Festival. Hong Kong, ipapalabas na sa Film Festival ng Hong Kong. Pero short film na yung gagawin. End of March. I think this is under, ano, magiging under siya ng Quantum. Quantum. Release. Ay, yung full length. Yes, yes. Ano? Yun. Wala pa. Wala pa kami dun sa Hollywood na yun kasi actually hindi na kami nagkikita-kita ng mga anak ko eh, si Arjo Sonia. Hindi na kami nagkakasama eh. Kahit Sunday nga, nalulungkot na ako kasi wala na sila eh. Parang alam mo yun, so hindi pa namin napag-uusapan ng Hollywood. Usually yung mga roles mo medyo magkagulit. Anong ginagawa niyo para mag-detach sa mga pag-light niyo? Okay. Actually, tinamaan ako big time itong no, not Jesus ah. Na-embrace ko pa totally si Gloria. Kasi, okay, hindi nyo alam, parang ang easy ko lang ginawa ng Gloria, pero for 9 months na in-air yun, 7 months nun, every weekend, Saturday and Sunday, or Saturday lang, or Sunday, nandun ako sa isang lugar ng mga may Alzheimer. So, that's every week for 7 days, ginagawa ko yun para may guide ko. Ngayon, hindi ko kayang i-portray yun na totally gising na gising yung lahat ng utak ko. Meron akong konting part ng utak ko na shinyat ko. Enough ko talaga para lumabas na believable yung Gloria. Akala ko easy lang sa akin na bumalik yun yung enough ko. But until now, minsan sabi ko, kailangan ko magpahinga. And sana magawa ko. Kasi pag sinasabi ko magpapahinga ako, meron dumadating eh. Ngayon, dati sobrang ultimo yung dialogue ng kapwa ko artista, ultimo yung period, yung mga exclamation point, alam ko yun. Ngayon, merong part ng utak ko na nakakalimot na parang, kasi yun yung enough ko eh, na part ng brain ko eh. Na akala ko mabilis lang ibalik kasi mabilis muna ko. Ngayon, ang hirap ibalik. So, minsan dumadating ako sa point na, Lord, please, huwag mo i-allow na mawala yung memorization ko, yung utak ko. Ganun kabilis ko. Kasi affected talaga yung song. Yes. Actually, yun nga, naghahanap na nga ako ngayon. Kailangan kong ma-release, kailangan kong mawala. Kasi, meron akong minsan, kahit yung anak ko, nakatingin ako, tapos nag-uusap kami, o Ria, ganyan-ganyan, alam mo Ria, hindi niya ako sinasagot ni Ria. Ria, bakit gano'n? Hanggang sumasabog ako na, bakit, kung sino sa mga anak ko, halimbawa, si Ria o si Arjo, o yung anak ko, si Jella, parang, bakit hindi mo ko sinasagot, may kinakausap kita, blablabla, so nakatingin lang sila sa akin. Sabi ko, Ria, ba't hindi mo ko sinasagot, o Jella o Arjo, hindi lang sasabihin na sa akin, Mama, I'm not Ria, I'm Jella. Pero harap ko yun. So, nagagalap ko yun. So, alam mo yun? So, kailangan kong tanggalin mo yun. Ano yung ginagawa niyo for your me time? Me time? Grocery. Yan talaga. Shopping. Shopping din sa Green Hills. Gusto ko yun. Shopping dito. Yung mga, alam mo yun, mga mumurahin na t-shirts. Tapos masaya na ako doon. Tapos masahe. Kaya pa nagsimula yun sa mga parang medyo matalimot lang. Breakfast lang. Breakfast lang. Kasi yung utak ko nun, kailangan ko mag-off konti ng utak ko eh. Para ma-portray ko si Gloria. Para nakalimot. Kasi imposible. In-embrace ko 100% si Gloria. In-embrace ko na hanggang ngayon para ko yun na, nakakalimot. Si Jesus kasi, lahat ng ginampanan kong nanay, ano si Jesus, ay lahat ng nanay punta sa huling hininga, ilalaban yung anak ng patayan, sobrang talaga responsable. Ito yung nanay, ibang mundo naman ng pagkananay. Okay, may eksena na kinuha ko yung asawa ko noong nagkasakit na siya. Kinuha ko siya sa mistress. Ganon, nahahangaan mo sobra yung pagmamahal ni Gloria. Ay, ni Gloria ni Jesus, ayun. Sobra mo nahahangaan yung pagmamahal ni
resusa dun sa anak, asawa niya. Nakigigive up niya lahat naman, this time naman sa asawa. Hanggang sa, bandang huli, eto na lang kaya ko. Ayoko na, pagod na ako magmahal, pagod na ako lumakal. So, nayaanan niya, mawala siya. Hindi. Sa karakter ko, hindi. Hindi ko gagawin yun kahit pagod ako lumalaban. Lumalaban nga ako sa, para sa kapatid at nanay ko, what more sa mga anak ko na galing yun mismo sa channel. Hindi ba? Pero, hindi ko ginadjudge si Jesusa kasi hanggang doon lang talaga siya eh. Hanggang doon lang yung arok ng utak niya. Hanggang ito lang ako, pagod na. Kapasidad niya doon lang. Pero tayo, ikaw, I'm sure mga nanay tayo, hanggang huli, kahit diba, pagod na ilalaban. Ito kasi, hanggang minahal niya, sinaktan siya. Alam mo yun. So wala siyang makapitan lang. Tsaka, minsan dito na sinabi ko, ay buti na lang sa totoong buhay, pag nasaktan ako, nagsasabi ako sa mga kaibigan ko. May sinasabihan talaga ako. Pag nasasaktan ako, ayun o, si Ana Goma, manager ko, siya yung sinasabi ko, ay, ngayon, kasi ang hirap pala talaga pag wala kang masabihan. Yung sa dibdib mo lang, tapos magtinamaan ka ng depression, tapos, alam mo yun. So, pasalamat ako na magdadala ko, sinasabi ko talaga, nilalabas ko talaga sa mga ng loob. Kasi kung di ba, ka nakarong ko. Positive character face ko, yung character mo, yung positive character. Pagmamahal. Sobra siya magmahal. Ayoko na lang i-detalye ko ng klaseng pagmamahal, pero hahangaan niyo si Jesus sa pagmamahal niya. Ibang klaseng pagmamahal. Thank you, Miss Susie.